Mga kasti, ang pelikulang ating mapapanood ay ang legendary movie ni Al Pacino, ang The Scarface. Enjoy watching! Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Where'd you learn to speak the English, Tony? In a school. And my father, he was from the United States. Yeah, just like you, you know. He was a Yankee. You like men, huh? You like to dress up like a woman? What the f*** is wrong with this guy, man? Nagsisimula ang pelikula kay Tony Montana, isang lalaking Cuban na nagnanais na lumipat sa Estados Unidos at hinahangad ang American Dream. Siya ay sinalubong ng mga opisyal ng INS at pinagtatanong ng maraming katanungan. Sa gitna ng pagtatanong, natuklasan nila ang tato ng isang itim na puso na may pitchfork, isang kilalang tato ng mga assassin hitman. Dahil dito, si Tony ay ipinadala sa isang detention camp kasama ang iba pang mga Cuban. Sa daan papunta doon, nag-cruise ang landas ni Tony at ng kanyang dating kaibigan na si Manny. Matapos ang ilang oras sa kampo, nakatanggap si Manny ng alok mula sa Cuban Mafia, na nag-aalok upang pumatay ng isang lalaking kilala bilang Emilio Revenga, ang dating kanang kamay ni Fidel Castro at ang kapalit nito ay upang makakuha sila ng mga green card. Ipinahayag ni Manny ang offer ng mafia kay Tony at pumayag naman ito at ginawa ang pagpatay kay Revenga sa gitna ng kaguluhang naganap sa kampo. Matapos makuha ang kanilang mga green card, nagsimula sina Tony at Manny bilang mga dishwasher sa isang taco shop. Sa ibang pagkakataon, dumating si Omar Suarez at nag-alok sa kanila ng trabahong magdiskarga ng marijuana mula sa isang bangka sa halagang $500, ngunit masyadong mababa ang halaga para kay Tony. Kaya tumanggi siya at humiling ng $1,000, ngunit nagbigay ng ibang alok si Omar. Ito ay ang pagbili ng cocaine mula sa mga Colombian, kung saan makakatanggap sina Tony at Manny ng $5,000, at nang marinig pumayag agad si Tony sa alok na ito at nirecruit nila ang dalawa pa nilang kaibigan na Cuban na nakasama nila sa camp. Pagkatapos ay pumunta sina Tony, Manny, Angel, at Chichi sa isang lugar upang bumili ng cocaine. Sinabihan ni Tony si Angel na sumama sa kanya at pinag-utos sa iba na manatili sa kotse. Sinabi rin niya sa kanila na kung hindi sila babalik sa loob ng 10 minuto, mayroong nangyaring mali. Pag-akyat nila sa apartment, nakilala nina Angel at Tony si Hector at pumasok sila sa kanyang unit. Pagkaraan, imbis na ibigay ang cocaine, hinanapan sila ni Hector ng pera at lumalabas na ito ay isang rub out. Sinubukan ni Tony na makipag-ayos kay Hector, ngunit patuloy na tumutol si Hector. Tinanggihan ni Tony na ibigay ang pera kaya't nagpa siya si Hector na i-hostage sina Tony at Angel. Patuloy na nagtatanong si Hector tungkol sa pera, ngunit ayaw pa rin sabihin ni Tony sa kanya. Kaya pinatay ni Hector si Angel gamit ang chainsaw sa banyo. Dahil hindi bumalik si Tony sa loob ng 10 minuto, pumunta sina Manny at Chichi upang tingnan ang apartment. Nagkaroon ng labanan at nabaril si Manny sa balikat. Nang sinubukan ni Hector na tumakas, hinabol siya ni Tony sa kalye at binaril sa ulo. Sa wakas, nakuha ni Tony ang cocaine at sila'y tumakas. Kinabukasan, nagkipagkita sina Tony at Manny kay Frank Lopez, at ibinigay ni Tony ang cocaine kay Frank. Dahil sa pangyayari, natuwa si Frank at kinuha sina Tony at Manny upang magtrabaho sa kanilang grupo. Nakilala rin ni Tony ang maganda at mapang-akit na si Elvira Hancock, asawa ni Frank. Sa gabing yun, dinala sila ni Frank sa isang nightclub, ang Babylon Club, isang lugar na madalas puntahan ni Frank. Habang nasa club, nag-uusap sila Tony at Frank tungkol sa kanyang negosyo ngunit hindi pero nawawala ang atensyon ni Tony sa magandang si Hancock. Lumipas ang ilang panahon, patuloy parent si Tony sa pagtatrabaho kay Frank at lalo itong namamayagpag. Bagamat binalaan si Tony ni Frank laban sa mga pagmamalabis ng mayayamang pamumuhay, hindi pa rin ito mapigilan ang pagkahumaling ni Tony at dito nagsimula ang pag-angat niya sa kapangyarihan. Matapos ng ilang buwan, na-promote si Tony bilang tenyente ni Frank kasama si Manny, mas lalo pang naakit si Tony kay Elvira, napapansin ito ni Elvira ngunit tinatrato lamang siya bilang isang mababang uri na gangster, bagaman natutuwa siya sa atensyon na ibinibigay ni Tony. Sinusubukan ni Tony na ayusin ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya, kaya't nagpa siya siyang bisitahin sila, nakasuot siya ng isang elegante at magandang suit.
Sabik at tuwang-tuwa si Gina, ang kapatid ni Tony, nang makita siya, ngunit kabaligtaran naman ang nararamdaman ng kanyang ina. Nang magbibigay na siya ng pera, nakita ito ng kanyang ina, at tinanong si Tony, kung sino na naman ang pinatay nito at ibinato niya ang pera dahil para sa kanya, madumi ang pinagmulan ng pera na iyon. Lumabas ang bahay si Tony papunta sa kanyang kotse, at sinabi ni Gina sa kanya na hindi niya dapat intindihin ang iniisip ng kanilang ina. Pagkatapos, lihim na ibinigay ni Tony ang pera sa kanya at sinabihan siyang bumalik sa bahay. Nakita ni Manny ang pangyayari habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Nang nagsalita ang kaibigan tungkol sa kanyang kapatid, binalaan siya ni Tony na huwag lalapit sa kanyang kapatid at sinabihan na huwag pag-interesan ito. Pagkalipas ng ilang buwan, pinadala si Tony sa Bolivia kasama si Omar upang bumili ng cocaine mula sa drug lord na si Alejandro Sosa. Dapat sana si Omar ang magsasalita. Ngunit dahil sa hindi magandang pakikipagnegosasyon ni Omar, sumabak si Tony at nakuha nila ang deal sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong deal na nasiguradong makakapagpayaman sa kanila. Hinimok ni Omar si Tony na itigil ang negosasyon at sumang-ayon naman si Sosa dito. Mukhang nasa panig ni Omar si Sosa at tinapos ang deal. Si Omar noon ay ipinadala sa isang helicopter upang umuwi at para pag-usapan ang isang bagong deal kay Frank. Sinabihan ni Sosa si Tony na manatili sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ni Sosa kay Tony ang binocular upang makita si Omar na nakasabit sa helicopter. Lumalabas na si Omar ay isang spy ng mga pulis. Hindi pinapahintulutan ni Sosa ang mga taong tulad ni Omar at binalaan si Tony laban sa pagtataksil sa kanya. Tiniyak ni Tony na siya ay tapat at hindi kailanman nagtataksil sa sinuman. Nang maramdaman ni Sosa na si Tony ay nagsasalita mula sa puso, humanga siya at nakipag-deal sa kanya. Pagbalik ni Tony, galit na galit si Frank sa kanya dahil sa pagsisimula ng deal na masyadong malaki para mabayaran. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Tony na makakatanggap si Frank ng malaking halaga ng cocaine sa deal na ito, at kikita sila ng maraming milyong dolyar sa hinaharap. Binalaan siya ni Frank laban sa kasakiman sa pera at sobrang ambisyon, ngunit hindi pinapansin ni Tony ang iniisip ni Frank, bagkus hinanap niya si Elvira at nagpropose sa kanya, nabigla ang babae, kaya sinabi ni Elvira na pag-iisipan niya ito. Nang malaman ng boss niya ang mga binabalak ni Tony, agad nagpa siya si Frank na palayasin si Tony. Nang maglaon, sa Babylon Club, lumapit sa kanya ang isang detective na si Mel Bernstein at nagmungkahi na buwisan si Tony sa kanyang mga ilegal na aktibidad kapalit ng proteksyon at impormasyon ng pulisya. Ngunit tumanggi si Tony. Pagkaalis ni Bernstein, sinabi ni Tony kay Manny na pinaghihinalaan niya na si Frank ang naglagay kay Bernstein upang siya ay ma-blackmail. Pagkatapos, nakita ng lasing na si Tony ang kanyang kapatid na babae na sumasayaw kasama ang isa pang nagbebenta ng droga. Sinama ng lalaki ang kanyang kapatid papunta sa banyo habang nakaakbay ang mga kamay niya dito. Lalong nagalit siya at sinundan sila sa banyo. Pagkatapos ay sinuntok agad niya ang lalaki at humarap sa kanyang ate. Sa sobrang galit, sinampal siya ni Tony sa mukha at pinatid siya kay Manny pauwi. Matapos ang ilang oras, sinubukan ng dalawang hitman na patayin si Tony sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Ngunit nakaligtas si Tony at napatay niya ang dalawang hitman. Sa pagdududa na si Frank ang nagplano ng hit, sumama si Tony kay Manny para harapin si Frank sa kanyang opisina na may mga baril sa kanilang mga kamay. Naroon din ang detective na si Bernstein. Inamin ni Frank na siya ang isa sa likod ng pag-atake at nakikiusap kay Tony para sa kanyang buhay. Nag-aalok din siya sa kanya ng pera at ang asawa niyang si Elvira. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay kaya lumuhod si Frank sa harap ni Tony at hinalikan ang kanyang mga paa. Ngunit sa kabila nito pinatay pa rin siya ni Manny. Habang si Bernstein naman, natakot na takot para sa kanyang buhay ay nag-offer na maging kakampi ni Tony. Ngunit tinanggihan ito ni Tony at pinatay din siya. Ang bodyguard ni Frank na si Ernie ay nakatayo sa sulok at nakatingin lang sa kanila ay natatakot din at iniisip niya na siya na ang susunod na papatayin. Pero imbis na barilin, inalok pa siya ng trabaho bilang kanyang bodyguard, pumayag si Ernie at nagpapasalamat siya kay Tony. Paglipas ng panahon, lalo pang sumulong si Tony sa kanyang mga gawain at siya ngayon ay naging isang makapangyarihang drug lord. Nag-umpisa rin siya ng pangmatagalang negosyo at ang relasyon niya kay Sosa ay lalong umangat. At sa kabilang parte naman ng buhay niya ay ang babaeng si Elvira. Di naglaon pinakasalan niya ito. Namuhay siya ngayon ng sobrang yaman at marangya. Binilan rin niya ang kapatid niyang si Gina ng isang beauty salon.
Sa paglipas ng panahon, mas nagiging paranoid si Tony habang lumalaki ang kanyang kayamanan at kapangyarihan, kaya nagsabi na si Jerry, ang banker ni Tony, na posible silang masilipan at makasuhan ng money laundering sa dami ng kanyang pera, at upang maayos ang problema, sinisingil niya si Tony ng mas mataas na bayad. Pagkatapos ay sinabi ni Manny kay Tony ang tungkol kay Mel Seidelbaum, isang Jewish mobster na nag-alok na tulungan sila sa kanilang problema sa pera. Habang inaayos ang problema sa pera, si Seidelbaum ay lumitaw na isang undercover na pulis pala. Inaresto nila si Tony, ngunit nakalabas din pansamantala nang nakapagpiansya siya. Sinabi ng abogado ni Tony na kailangan niyang makulong ng 3 taon sa bilangguan para sa kasong tax evasion, kahit pa naabswelto na siya sa mga kasong money laundering. Ipinaalam ni Tony sa kanyang abogado na ayaw na niyang bumalik sa loob ng kulungan. Nang marinig ang tungkol sa pag-aresto kay Tony, nag-aalok si Sosa kay Tony ng isang paraan upang tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang pinakamahusay na hitman na si Albert. Sinabi din ni Sosa kay Tony ang tungkol sa isang Bolivian reporter na gustong ilantad ang masasamang gawain nito. Ang pagpatay ay magaganap sa New York, at kailangan ni Alberto ng taong magpapakita sa kanya ng kanyang target, dahil wala nang ibang pagpipilian upang manatili sa labas ng bilangguan, hindi nagatubili si Tony na sumang-ayon sa mga suhestyon ng kanyang partner. Sa paglipas ng mga panahon, ang pakikitungo ni Tony kay Elvira ay nag-iba. Sa isang kainan, sa gitna ng pagkalango sa paggamit ng cocaine, sinisisi ni Tony ang kanyang kasintahan na si Elvira dahil sa kanyang masamang asal at hindi niya pagkakaroon ng anak. Pagkaraan ay sinabuyan ng alak ni Elvira si Tony at saka umalis. Nagbigay ng isang talumpati si Tony tungkol sa kung paano ang pagkakaroon ng mga taong tulad niya na may masamang asal ay kinakailangan para sa lipunan. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang katapatan at sinasabi sa mga taong nakapaligid sa kanya kung gaano sila kapeke. Sa huli, kasama ni Tony si Alberto at ang kanyang 2 tauhan, sina Chichi at Ernie. Naglagay si Alberto ng isang bomba sa ilalim ng kotse ng kanilang target na reporter. Kinabukasan, nakita nila ang reporter na sumakay sa kanyang kotse, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dahil hindi gusto ni Tony na pumatay ng mga inosente, sinabihan niya si Alberto na itigil ito, ngunit pinilit ni Alberto na ituloy ang misyon. Galit na galit si Tony kaya binaril niya ito sa ulo upang hindi matuloy ang pagpapasabog. Sa isang punto, natuklasan ni Tony na sina Manny at Gina ay nawawala kaya binisita niya ang kanyang ina upang malaman kung nasaan si Gina. Nalaman niya sa kanya ang kinaroroonan ni Gina at umalis na hindi man lamang pinapansin ang galit na pangungulit ng kanyang ina. Kumakatok si Tony sa pinto ni Gina, ngunit binuksan ito ni Manny na nakasuot ng robe. Tumingin si Tony sa itaas at nakitang nakarobe din ang kanyang kapatid na babae. Naghinala si Tony na sinisipingan ni Manny si Gina kaya binaril niya agad si Manny. Habang naghihysterical si Gina ay nagsabi siya sa kanya na palihim sila na nagpakasal at gusto nila siyang isupresa. Pagkatapos, sobrang nakonsensya siya kaya dinala niya si Gina sa kanyang mansyon. Sa kabilang eksena, ang reporter ay mayroon na ngayon inilantad, ito ay si Sosa at inakusahan siya bilang isang pinakamalaking drug lord. Kaya si Sosa ay galit na galit, kaya nagpadala siya ng isang grupo ng mga hitman para patayin si Tony. Nang gabing yun, nakatanggap si Tony ng tawag mula kay Sosa, inakusahan siya na nasa likod ng paglalantad sa kanyang mga gawain, habang sinusugod sila ng pinadalang grupo ni Sosa. Nagsimula ang labanan at nakuhang napatay ng grupo ang karamihan sa mga bodyguard ni Tony ng tahimik. Dahil sa konsensya niya sa pagkakasala sa pagpatay kay Manny, sumanggot si Tony mula sa isang malaking tumpok ng cocaine. Pagkaraan ay pumasok ang kanyang kapatid na babae sa opisina na may hawak na baril. Naghihysterical siya at nagsimula siyang magpaputok at tinamaan si Tony. Pagkatapos, lumitaw ang isa sa mga hitman na pinadala ni Sosa at binaril si Gina. Sa galit, sinugod ni Tony ang hitman at itinulak mula sa bintana at nahulog sa isang pool sa labas pagkatapos ay binaril niya ito. Nang gabing yun, sinupresang inatake ng hindi mabilang na mga assassin ang mansyon ni Tony habang nakaluhod siya sa tabi ng katawan ni Gina at humihingi ng tawad. Gayunpaman, nang narinig niya ang mga putok ng baril at nang makita niya si Chichi na pinagbabaril mula sa security camera sa kanyang opisina, ay agad niyang kinuha ang kanyang M16 kasama ang grenade launcher na nakakabit dito.
Sa di kalayuan, naglalakad ang mga hitman sa hagdanan papunta sa itaas at naghahanda sa paglusob sa opisina ni Tony. Sa sobrang galit ay sumigaw si Tony ng "Say hi to my little friend" at sabay nagpaputok ng granada. Pagkaraan, nagsimula ang isang umaatikabong maalamat na labanan. Nilabanan ni Tony ang mga hitman at napatay niya ang karamihan sa kanila. Kasabay nito hindi rin niya maiwasan na matamaan, full charge at high siya sa epekto ng cocaine, kaya hindi man lamang niya pinapansin ang kanyang mga tama ng baril at patuloy siyang nakikipaglaban. At ang dating magandang mansyon ni Tony, ngayon ay naging isang war zone na. Habang nakikipaglaban, hindi na malaya ni Tony na ang isang assassin ang sumulpot sa kanyang likuran at may dalang shotgun. Habang nagpapatuloy naman ang mga kasama nitong mga assassin sa ibaba na lahat ay bumabaril kay Tony nang sabay-sabay at nakuhang madisarmahan siya. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Tony at duguan. Sa sobrang high sumisigaw pa si Tony sa kanyang mga kalaban at tinatawag sila, hanggang sabarilin siya ng hitman mula sa likuran niya at nahulog si Tony sa pool at namatay. Nagtatapos ang pelikula habang pinanunood siya ng mga hitman na lumulutang na walang buhay sa kanyang pool. Sa ibabaw ng pool ay ang mga salitang, "The world is yours." Mga castig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!